Sinasabi na noong una na ang pinakamatanda ang may hawak ng sikreto tungkol sa walang hanggang buhay. At ang sikretong ito ang nagpapanatili sa lupa mula sa tuyo, sa pagkagunaw, sa ilalim ng panahon ng naliligaw na mundo. Ang kaalamang ito ang magliligtas sa lupain mula sa pagkalunod, sa kulay ng dugo. At di na kailangan ng anino ng matagal nang nawawala at muling magkakaroon ng buhay. Kain san? Optical fatigue na yata. Ay, motors na yan! Tawag nga tayo. Saan ba tayo papunta? Sa Martinez. Tigay, sinabi ko na. Uy, Richard! Samahan mo ako mamaya, ha? Nilakad tayo. Kahanin na regalo. Gagawin pa kami ng Martinez. Sino ba yung Martinez? Martinez? Yung babago sa buhay mo. Ano ba talaga? Siya yung tipong tinatawag mong tadhana. Tadhana? Ang bagyo ng tadhana ay dinadala ako sa init ng bisig ko. Seryoso ba siya sa buhay niya? Bakit ba ang daming taong ababaw ng mga ambisyon? Pangarap lang ata ng mga ito na umabot doon ng 100 taon at mamatay. San ba tong Martinez na to? Noon, may isang estranghero na gumagala sa Nayon. At sa kasalukuyan, walang nakakaalam ng itsura, tangkad, katawan, kahit kasarian nito. Tanging tinig lamang nito ang nananatili sa alaala. Boses na bumubulong tulad ng mga dahon ng kawayan. Malambing tulad ng sa babae. Sinasabing mula siya sa kabundukan at sa kanyang pagdating, ang lupa ay hinalo niya hanggang sa ito ay maging matabang lupa upang ang mga pananim at bulaklak ay sumibol at mamunga. Binayaan sila ng maraming bagay. Pinuno ang kanilang mga puso ng kasipagan at mga pangarap. Sinasabing ang mga punla ay sumisibol na parang milagro sa kanyang mga natatapakan. Kung kaya't hiniling ng mga taong manatili siya, ngunit di siya maaaring manatili. May iba pa siyang Nayong kailangang dalawin at doon, nagsimula silang magkaroon ng kasunduan. Alalahanin niyo at ang inyong Nayon ay magpapatuloy ang pag-unlad. Ngunit, paano ko aming makalimutan sapagkat mas unang namamatay ang aming alaala bago ang aming makatawan? Ikwento niyo sa inyong mga anak na sa ganon ay walang mamamatay. Paano kung makalimutan rin ng aming mga anak sapagkat namana nila ang pagiging mahina namin? Kung gayon, sila ay paalalahanin. Nilimliman ang buong Nayon ng ulap at tumingala sila. Nakita kung paano ang pirapiraso nito ay naging libo-libong ibon, maliit at maitim, tulad ng anino ng mga alaala. At ang mga ito ay lumipad patungo sa dulo ng Nayon kung saan naroroon ang puno ng akasya. Lumingon sila sa estranghero sabay sumigaw sila sa galak. Ngunit ang nakita lamang nila ay ang markang naiwan sa lupa ng estranghero. Alalahan!
Hindi na, Insan. Diyan ka na. Huwag ka na bumaba. Gusto ko sa mama. Ano bang gagawin mo dyan? Sige, ito. Ginagawa mo? Ano pa? Hindi gumagawa ng bitag. Para saan naman ang bitag? Pangalan natin kay Martinez. Pero ba yung tinuturo sa mga engineer? Nagbibiro ka ga, Insan. Nanghuli na ako simula natuto ako maglakad. Boring siguro childhood mo. Ay hindi, Insan. Ikaw, ang maraming di pa nasusubukan. Ano ba huliin mo dyan? Alam mo, mahilig ang Martinez sa mga bayawak. Ito, gusto mo? Okay lang, salamat. Dati, sabi sa akin ni Inang at Itang, gusto rin dati ng mga Martinez ng ang mga musang. Ah. Ano ba musang? Ang dami mong hindi alam. Maliit na pusa mukhang aso. Noong una eh, nanguhuli ang ating mga lolo ng mga musang at iaalay ang bangkay sa mga Martinez. Pero ngayon, wala na. Wala nang musang sa gubat. Bayawak na laang. Nakita mo yun? Alin, Insan? Ibon, may palong na parang corona. Seryoso ako, parang papalapit. Alam mo, Insan, nagbalik ka na. Nasakto sa oras. Hindi, hindi. Hindi yun, Ibon. Sinag lang yun ang araw sa mata ko. Insan, alam mo, ikaw ang pinakamatanda sa ating generasyon. Naghihingalan na si Tata Onsing. At ngayon, andito ka na. Ang pinagsasasabi mo? Si Tata Onsing. Ang nakatandang kapatid ni Tata Doming. Sino naman si Tata Doming? Ah, si Tata Doming ang ating... Ano nga ulit tawag doon? Yun, Lolo sa Tuhod. Oo, siya nga. Naalala ko na. Sinasabi mo ba na hindi mo nakita yung itim na... Shh, shh, shh. Huli! Papatay na ba natin to? Lumalaban pa eh. Si Martinez na ang bahala dyan. Huwag ka magalala. Pagkalipas na ilang oras, ipitigil na at malalamang nahuli na siya. Ay, Insan! May nakalimutan tayo. Punta ka muna sa ilog, tapos kumuha ka ng bulaklak. At gagamitin na natin yung para sa pag-alay natin kay Martinez. Sana nasa bahay na lang ako kasama ng mga Red Horse. At gayon nga, dumaan ang mga tagaraw at tagulan. Ngunit nanatili ang matamis na tubig at ang lupain ay berde at ginto tuwing taghinog. At sa tuwing makikita ng mga tagalayon ang mga ibon sa akasya, ay alam nila sa kanilang puso kung ano ang ibinigay sa kanila. Tinago itong lahat ng pinuno hanggang sa kanyang kamatayan. Nang siya ay mamatay, ang natira na lang sa mga taganayon ay nagmula sa pinakabatang miyembro ng kanilang pamilya. Kayo ay mga bata pa. Sino sa inyo ang matagal makaalala? Sino sa inyo ang aalala kapalit ng inyong mga ninuno? Ako! Sapagkat mas may nalalaman ako tungkol sa mundo kaysa sa kanila. Ganoon nga ang nangyari simula noon. Maraming mga dayuhan na ang nagbalak na baguhin ang nayon. Ngunit nanatiling masagana ang nayon hanggang sa dumating ang panahong wala nang mapagpasahan ang alaala sapagkat ang sumunod na henerasyon ay mga sanggol na bata pa lamang. Pinuno ng ibon ang kalangitan ngunit nagsimula na silang makalimot. Ang kaguluhan ay bumalot sa kanilang nayon. Nasira ang lupa, nagsialog ang mga bundok, at kinulayan ng tubig ang mga bato ng dugo. At dito nagbalik ang estranghero. Kung saan siya naglakad, ay doon sumibol at namulaklak. Tinawag niya ang isa sa mga ibon sa akasya. Huling digal.
Ganito kayo paalahan. Alam mo, Gainsan, hindi totoo ang himala. Wala ring nagkataon lang, sabi nga nila, kung ano ang tinanim siya ang aanihin. Hindi ba niyo nakikita ang nakatulog ako? Nga pala, Insan, bakit ka pumayag na umuwi dito? Baliw, hindi pa ako uuwi. Nabisita lang ako. Insan! Quarter life crisis. Ano yun? Ibig sabihin, nagdadalawang isip ako sa kinuha kong profesyon. Ay siya, ikaw ay naliligaw. Parang gano'n na nga. Pero tingin ko ang isang big-time engineer ay walang alam sa pagkaligaw. Alam mo, nag-engineer lang naman ako para tulungan sa inang at itang eh. Sima naman, hindi pa makauwi, marami pa siyang kinikita doon. Alam mo, mahal ni Tio Rudy ang kanyang kinalakhan. Alam ko, pero di ko naman kailangang mahalin. Doon ang pupuntang kubo ng Martinez. Pakalagpas lang doon sa mga pulang bato, papasok tayo sa puno ng niyog. Maliban kung gusto mong umuwi mag-isa. Talaga lang ha. Gusto pa talaga akong paghanapin ang daan pabalik sa Nayon. Makalagpas dito sa mga pulang bato. Sinasabing iniwan ng estranghero ang mga ibon sa pangangalaga ng mga taga-Nayon. Ngunit sa ngayon, walang makapagsasabi kung nasaan itinatago ang mga nilalang na ito. Ang masasabi lamang ay lumuluha ang estranghero nang siya ay lumisan, habang ang kanyang mga luha ay pumapawi sa pighati ng lupain. Ang kanyang salita mismo ang nagbuka ng lupa. Kung ang kasunduan ay masira muli, bibisita ako muli upang pigayin ang lupa ng inyong mga bangkay. Kung kaya't ang sakit ay inianak, pagkat ito ang lengguwahe nito sa sarili. Kaya ang ibon ay natuto, lumaki at nagsalita. Di ba dapat nagdala tayo ng flashlight? O kahit ano kumiilaw? Lapit na lumubog ang araw. Mamaya sobrang dilim na. Kita mo yun? Yung nga siya. Baka nagpas nun. Doon na natin makikita ang kubo ng Martinez. Malapit na ba? Ibaba lang ang regalo, tapos alis agad. Wala lang pa kwento-kwento pa tungkol sa tadhana. Ako na bahala sa mga problema ko. Buhay ko to. Mapamahingin ka ba? Ako? Mapamahingin? Alam mo, nung araw, sabi ng mga matatanda, meron daw silang mga naririnig na mga ungol na sanggol tuwing gabi, doon sa mga batong yun. Hindi yun nakakatawa. Hindi mo alam tungkol doon. Wala sa'yo sinabi si Tio Rudy. Ang mga Martinez, gaya ng musang, bihira na rin silang makita rito, related sa mayna na ibon. Pero ang Martinez ay may palong sa ulo at puting guhit sa bakpak. Kapag bata pa ang mga Martinez, matuturuan ng mga tao ang mga ito para magsalita sa pamamagitan ng pagputol-putol ng dilas ng paunti-unti. Ano nga sinasabi mo, Insan? Naliligaw ka? Hindi na ngayon. Ang pinakamatanda sa pinakabata ang dapat magbitbit ng pasanin. Ang alaala ay marupok. Kataon? Siguro may digmaan o epidemya. Marami naman tao namamatay pag may digmaan o epidemya. Nagkataon. Tadhana. Pumunta tayo para sa Martinez. Pawalan mo ako! Insan! Ilaw!
ilaw! Insan, sigurado ka? Para kawang lang!